Good morning, TV fam. So, isa sa mga parte ng proseso na pagdadaanan natin is mag-focus muna tayo sa sarili natin. And the best way, I think, na magagawa natin yan, focus tayo sa health. Kaya today, nakita nyo, we're just enjoying no yung weather dito sa Richmond. And samahan nyo ako, mag-walking tayo. And then kwento-kwentuhan na rin. So since marami na tayo, I wouldn't say na marami, no? Pero meron na tayong dedicated time. Kasi for the longest time, you know, trabaho tayo for almost 6 years. Na totally remote. Dun sa initial work ko, this is with Best Buy before, remote siya na medyo mas manageable kasi yung oras ko dun eh. So may time tayo na makapag exercise, nagpupunta tayo sa, or kahit na pag nagmi-meeting ako, I can attend meetings, no? Nang naglalakad sa labas. Dito with my recent company, hindi ko na magawa yung ganun eh. So totally, talagang nawalan tayo ng pagkakataon na makapag-focus din sa sarili natin. Which is, I think, napaka-importanting bagay. I think it's a good practice, no? Ayun yung magiging first step natin. Focus on your health. Ayan, kung mapapansin nyo, may tennis court dito. And then pupunta tayo dun sa park. Dahil matagal-tagal din tayo na-coop up sa ating bahay. Can you just imagine? 6 years, no? Nandun ka sa bahay. Majority of the time, 5 days a week. And ito nga pinaka-recent, no? Medyo nag-extend. Lunch break mo, wala na. And then even weekends. Kayo ba, ano yung mga una niyong ginawa, no, to prepare yung sarili niyo sa next chapter? No? Share niyo naman dyan below para at least alam natin kung we have the same experience or same tayo na strategy in a sense. So again, nandito tayo sa Garden City Park. Daming water lily dito. Normally, yung walkway dito, kasi marami dito parang mga geese na nagsistay during summer season. Dito, madami yan covered dati ng poop. Pero ngayon, wala. Nakakatawa. Diba, enjoy lang natin yung paligid natin. Medyo malabong yung ano ngayon eh. So, yung mga schools saka daycare, dito din sila dati nag-field trip. Nagpupunta sila dito tapos ina-identify nila yung mga halaman para alam nila ano ba yung mga dapat or bawal hawakan. Kapareho ng poison ivy. Narinig ko yun kay Calvin eh. Lalo nagpunta kami dito minsan, sinabi niya na parang, "Uy, don't touch that, Dad. Because that's poison ivy. You'll itch." Kaso nga lang, dahil sa tagal na rin ng panahon nun, no? Hindi ko na maalala ano na ang itsura nun. Pero lalagay ko yung picture ng poison ivy dito sa screen na to para may idea kayo kung ano yung mga dapat na hindi nyo hawakan. Ayun, no, malabong. Anyway, nakakailang rounds na rin tayo sa paglalakad dito. Lipat naman tayo ng ibang lugar para makahanap tayo ng mga areas dito sa Richmond na walking distance lang. Na isa yun sa mga bagay na nai-enjoy namin, kaya gusto pa rin namin mag-stay dito sa area na to. Kung matatandaan nyo dito sa
dati kong daycare na dinadala namin kay Clark. Ayan siya. Ayan. Peach Bilingual Child Care. Okay din dyan. Kung nandito kayo sa Richmond, tapos naghahanap kayo ng medyo murang daycare, yan. Isa yan sa mga good option. I think last time na yung huling binabayaran namin dyan, I think it's only around between $750 to $800 yung daycare. Mura na yun, ha? Compared sa mga iba na ang chinacharge nila is 1,000 plus. So, good option yun. Kung naghahanap kayo ng daycare dito sa may Garden City and, you know, Jones, Bennett, General Curry area, yan, malapit yan. Yan, isa to sa mga park dito sa Richmond, Pollock Neighborhood Park. Yan. Daanan natin. Yan kasi yung isa sa mga nagustuhan talaga namin dito sa community ng Richmond. No, madaming parks na pwede mong mapuntahan, malibutan. Maganda kasi yan. Ewan ko, ah. Kasi, di ba, sa atin sa Pilipinas, parang puro buildings na yung nasa mga villages. Ito, kung papansin mo, daming puno, oh. It's a good change din kasi na kung halimbawa stress ka sa trabaho, another way na para ma-distress ka is pumunta sa mga gantong lugar, mag-walking-walking ka, and then alam mo yung makakuha ka lang ng fresh ng simoy ng hangin. Actually, ngayon nga I think it's 17 degrees, no? Perfect weather na makapaglakad ka ang hindi ka pinapawisan. O, di ba parang Baguio lang? Kita mo yung mga puno, oh. Yan, oh. Ang lalaki ng mga trunk. Di ba? Para ka na nagpunta ng Baguio ng without traveling ng 3 to 4 hours. Lalakad ka lang. And then nandiyan ka na. Ayun, meron silang tinatawag na sheltered spaces. Ayun yung mga rules. Ayun. Anyway, ayun, oh, may tent siya. Kung gusto mo lang magpahinga-pahinga. So, kung gandahan kasi na active ka sa LinkedIn is, you know, continuous kang nakakuha ng mga job offers coming from headhunters na naghahanap ng professionals doon sa field na kung nasaan ka. So, it just so happened na meron akong mga previous offers, at isa sa mga unang step or unang bagay na ginawa ko the following day is immediately kinontak ko yung mga headhunters na yon. Then inalam ko kung available pa ba yung mga position na ino-offer nila sa akin. So yun yung isa sa mga tip natin dyan. Konti muna ng intermission break, no? Nga pala, kita yung sa likod, pinapanood natin yung Carino family sa background. So shout out lang natin yung mga new subscribers natin. Maraming salamat, Eric Nidoy. Thank you and welcome sa channel Esther Kokamas. Pasensya na kung na-mispronounce ko yung name. Welcome then to the channel, William the Castillo Inspires. Shoutout sa inyo. Thank you for subscribing to our channel. Welcome kay Manong B. Shoutout sa inyo. Welcome to the channel, Phil Can TV. Kay MBI Zone JR. Welcome sa iyo, Virgilio Jr. Artaho. Welcome, Pearly Elaine Teano. Welcome sa channel, Mark Jason Garcia. Kay Amiel Cruz. Kay Shahanilin Pambid. Welcome sa channel. Kay Cozy and Pink.
kay Edwin Lavitoria at kay Tuesday Ayahay. Maraming maraming salamat sa pag-subscribe sa ating channel. Gusto din nating pasalamatan yung mga nag-comment sa ating mga past few vlogs. Kay JTR, hello neighbor. Thank you at maraming maraming salamat sa mga comment mo sa aming mga vlog. Kay Joy, kay Ann Rexel Kasuga, thank you so much sa iyong comment. Kay Marge, kay Marvir Garcia, kay Jaja, kay Erilyn Garcia, thank you sa iyong comment. Kay Marge Casio, kay Jeff James, kay Joey M, Andrew, Paolo Bihasa, maraming salamat sa comment mo. Isai Chan, Life in Canada, kay Robocop, kay Emiliano Gabriel, kay June Lore, kay Edna Cruz, sa mga nag-comment. At sa Guzman family, thank you so much. Kay Ethel Manzo, June Abuan, at kay Covita Fam, at maraming pang iba na hindi ko na makita dito. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong mga comment. Na-appreciate ko ng sobra-sobra yung mga comments na binibigay nyo, yung good vibes, yung positivity. Sometimes yung mga ganyang klaseng energy, malaking bagay talaga para sa mga tao na halimbawa nakaka-experience ng mga ganito klaseng bagay. Thank you so much. Hindi ko mapahiwatig ng yung pasasalamat ko doon sa mga comments at saka mga positive vibes na binibigay nyo sa amin, sa pamilya namin. So thank you talaga. So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo yun, and then balik na tayo sa vlog. The next morning. Hello, TV fam. Say hi, TV fam. Hi, TV fam. So, another day of walking. No, kasi it's holiday today. Yep. Busy day. Yeah. Sabay na gigaya na rin sila mag-breakfast. Sa A&W. So, sasama na lang namin kayo. Correct. Oh, it's a car. Oh, look at that. It's a limousine. Yeah. Look at the car. It's so long. You wanna ride a limo? No. Yeah, dito na tayo sa... Ano nga pala tawag ito? Garden City Complex? Garden City Plaza. Oh, Garden City Plaza. Lakad lang natin. Ay, Garden City Shopping Center. Ito pala Blandel Plaza. So, pag nagsasoli kami ng Amazon doon. Yan. James T. Garden. Post Office. Wala na nga dito yung Ay, meron pang veterinary hospital? Is that still open? Ayun na yung Garden City. Yung vlog namin dati, dyan namin dinadala si Switch. Ngayon, sarado na siya. So, punta tayo doon sa A&W. Mag-breakfast muna tayo. Kasama natin si Clark. Yeah. Oo nga, no? May blueberry, no? Doon, masarap din doon, no? Sa Ginger Indian Cuisine. Yan ang A&W. Breakfast muna tayo. Yan ang una naming dating dito sa Canada. Dito kami parati nagpupunta sa A&W for breakfast. Kain tayo. Cubanese life. Okay, thank you. Ayan, tapos na tayo kumain. Uy, tingnan nyo, may
e-bike at saka e-scooter. Mag-download kayo ng Lime app. Para nang sa ganun masakyan niya siya. Oh, ito yung park ng school ni Calvin. Ayan, doon yung school niya. Oo. So, pag nagla-lunch sila, tumatawid lang sila dito tapos nagpupunta sila doon sa A&W. May option silang to eat out. Daming geese. Ayan sila. Yan ang playground. So mamaya, pupuntahan namin mamaya si Chels para mabisita naman namin siya during this holiday. Anyway, and si Clark at si Joyce naglalaro doon sa playground. Much, much later. So nandito na nga tayo sa Ocean View para bisitahin si Chelsea. Sa mga new subscribers namin na hindi alam na, you know, bago dito sa channel natin, si Chelsea yung actually dahilan kung bakit kami napunta dito sa Canada. Kung nagtataka kayo, sino si Chelsea? Siya yung daughter namin ni Joyce. So kung gusto nyong makilala si Chels, mayroon akong ginawang vlog, yung nandyan sa screen nyo. Click nyo lang yung link na yan para makita nyo at makilala nyo rin si Chelsea. That's so very helpful. Okay, punain pa natin. Tatayin tubig. Kailangan ba ito ba? No, okay na itong isa. Refill tayo ng tubig. May gripo dito eh. Ano yung luma? Bakit may lumang roses doon? Nandito na sa baba. Okay TV fam, kung nakaabot kayo sa parte ng video na to, maraming salamat. Kung hindi pa kayo subscriber ng aming channel, click nyo na yung subscribe button, yung notification bell. Share nyo na rin at mag-comment down below kayo kung ay meron pa kayong mga tanong tungkol sa buhay namin dito sa Canada. So again, support natin Spot Pinoy. Bili na kayo, kontakin nyo na si Mark for your t-shirts. And then, yeah, magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Paalam. City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down.